Kumusta mga ka-MPBL? Welcome dito sa ating Facebook page na MPBL Results and also dito sa ating channel sa YouTube na Ligang Pinoy. Sa video na ito, pag-uusapan lang natin yung mga updates na kung ano yung mga nagaganap sa MPBL bago magsimula ang season. So mga ka-MPBL, update lang tayo. Magbubukas na ang 2024 season ng MPBL on March 16, 2024. Hindi pa ina-announce yung kung saan yung venue gaganapin yung opening ceremony, pero definitely magsisimula na sa March 16 ang 2024 season. And meron tayong dalawang teams na bagong franchise na papasok sa MPBL, and maaaring nabalitaan nyo na ang Team Abra and Team Pangasinan na parehong nasa Northern Luzon ay papasok sa MPBL. All in all, magiging 29 teams na yung mga kasali sa MPBL. Which means na since dalawa yung bago and same team pa rin kasi nung last season, 29 teams din yung sumali sa MPBL. And this season din, 29 teams din yung nag-confirm. So ibig sabihin, by dalawang bago and meron ding dalawa na posibleng magli-leave of absence. Hindi pa kino-confirm kung sino-sinong team itong mga possible na magli-leave of absence this 2024 season. Pero kung napapansin ninyo, yung isa sa mga players ng Bacoor City Strikers na first runner-up last season, yung mga core players nila ay nagsilipatan na. So for example, sina Chito Jaime napunta na sa Zamboanga Masters Sardines. Si Aaron Heruta wala na rin siya sa Bacoor City Strikers and lumipat na rin siya sa Iloilo. So maaring Bacoor City Strikers nga ang mag-leave of absence this coming season, pero wala pang formal announcement. Pero so far, sabi ni Coach Kenneth Duremdes, 29 teams so far unconfirmed this season, and it includes yung two new franchises na yung Abra and Pangasinan. And bago magsimula ang main season, regular season on March 16, 2024, magkakaroon ng pre-season tournament sa February 21 doon sa General Santos City. So katulad nung nangyari last year, sinasabay yung pre-season tournament dun sa festival nila sa General Santos City. Last year, may mga sumali yung Nueva Ecija, Zamboanga, Batangas City, Imus, Valenzuela, and merong guest team na ipinasok si Pacquiao, yung guest team niya na Bulalakaws. So for this incoming pre-season tournament sa February 21, hindi pa naman ina-announce ng MPBL kung sino-sino yung mga kasali, kaya abangan natin kung sino-sinong team ang mga ito na sasali sa ating pre-season tournament. Kaya kung excited na kayo, mas excited pa kami lalo. And additional updates mga ka-MPBL, tingnan naman natin kung sino-sino yung mga players na kinuha so far ng Team Abra. Alam naman natin na ang Team Abra pala ay pag-aari ni Mayor JB Bernos. And alam naman natin na basketball aficionado si Mayor Bernos. And base sa mga recent announcement ng team, mukhang malakas yung mga nakukuha nilang player. Ang pinaka-notable na signings recently ng Team Abra ay yung mga SGL players galing sa Mapua, katulad ni Clint Escamis, si na JC Recto, si John Habonete, and si Mark Cuenco. Although maaring magkakaroon ng konting issue kasi recently in-announce ng NCAA na ipagbabawal na nila yung paglalaro ng kanilang mga players as SGL sa mga professional leagues tulad ng MPBL, PSL, and of course PBA. Kaya maaaring hindi payagan sina Clint Escamis at yung mga kasamahan niya na sa Mapua na maglaro sa Team Abra as SGL players. Pero wala namang problema kasi aside from these 4 players, malalakas din naman yung mga recently na kinuha na Team Abra. Very notable itong si Prince Caperal na ex-PBA player. Naglaro siya sa Ginebra and yun nga, kinumpirma ng Team Abra na pumirma na sa kanila si Prince Caperal. And aside from Prince Caperal, nakuha din nila si Felipe Chavez. Alam naman natin si Felipe Chavez, naging controversial siya last season kasi siya yung sinuntok ni Coach Elvis. Magaling tong bata na to. Kitang-kita mo naman ng mga laro nila sa Marikina, maraming beses siya na naging player of the game. Kaya meron namang talento talaga and skill-wise, magaling itong si Felipe Chavez na point guard. And yung pag-pirma niya sa Abra, definitely he will give
he will boost the backcourt ng ano ng Team Abra. And aside from Felipe Chavez and Prince Caperal, pinirmahan na din o pumirma na rin sa Team Abra si Neil Tolentino. Si Neil Tolentino is a forward galing sa Pampanga Giant Lanterns. Nag-part siya ng championship team ng Pampanga Giant Lanterns last season. Kasama niya sina Encho Serrano and sina Justin Baltazar. And this season, mukhang hindi na siya magiging part ng Pampanga Giant Lanterns. Pero lilipat naman siya ngayon sa Team Abra. And definitely, magkakaroon ng mas madaming playing time itong si Neil Tolentino dito sa Abra. Especially since yung lineup nga ng Pampanga Giant Lanterns kasi last year, dahil andyan sina Encho Serrano, si John Lloyd Clemente, si Archie Concepcion, yun yung mga lineup nila last year eh. Since loaded yung mga lineup nila last year, hindi masyadong nabigyan ng playing time itong si Neil Tolentino. Pero dito sa Abra, I would say na mabibigyan ng mas madaming playing time itong si Neil Tolentino kasi bukod sa maaasahan siya sa defense, mahaba kasi yung galamay ni Neil Tolentino eh. Kaya maaasahan mo din talaga siya sa defense. And kitang-kitang mo naman nung championship series nila versus San Juan and sa Bacoor. Siya yung isa sa mga inaasahan ng Gov Delta na i-lockdown yung star player ng kanilang opponent. And aside from Neil Tolentino, si Tonton Bringas din. Tonton Bringas, alam naman natin na isa siyang bruiser. Kahit nung nasa Basilan pa lang siya and nung last season, lumipat siya sa Makati OK Bet Kings. And isa siya sa mga malalakas sa ilalim. And yun nga, enforcer siya. So definitely with his presence dun sa front court, kasama niya siguro si Prince Caperal, magiging malakas o matigas talaga yung magiging front court ng Team Abra. Aside from that, si Daniel Malyari din from Arellano University, papasok din siya as a player ng Team Abra. And hindi pa tapos mag-recruit ang Team Abra. Meron pa sila magkakaroon ng tryouts ang Team Abra for its homegrown players on February 12, 2024 at 1 p.m. Gaganapin ito sa Bangued University Gym. So, sa mga taga-Abra, kung gusto nyong maging bahagi or maging player ng Team Abra dito sa MPBL, punta lamang kayo sa Bangued University Gym para sumali sa kanilang tryouts. Dito naman sa Pangasinan, yung Pangasinan, officially, yung moniker na gagamitin nila is Heat. So, the team will be called Pangasinan Heat. Ang explanation, bakit Heat is testament ito sa vision ng province of Pangasinan na maging solar capital of the Philippines. Siguro dahil madami ding mga solar farms na ginagawa sa Pangasinan or yun yung gusto nilang itarget na industry na mag-invest dun sa province nila, kaya nila tinawag na Pangasinan Heat. Although hindi siya related sa Miami Heat. So yun, ang Pangasinan Heat, yung franchise owner niya is si Ramon Guico III. And sinusuportahan ito ni na Congressman Art Celeste and si Mayor ng Alaminos, Pangasinan na si Brian Celeste. Recently, during the previous weeks, nagkaroon ng mga tryouts sa Pangasinan and naghanap talaga sila ng mga magagaling na players. And we all know naman na Pangasinan, isa siya sa pinakamalaking province in terms of population and madami ding mga sikat na basketballista na nanggaling nga sa Pangasinan. And pinaka-recent sa mga sumikat sa kanila is alam naman natin si Renz Abando. So si Renz Abando, ano din yan, na-discover siya ni Coach Aldin Ayo sa Pangasinan. Dinala ni Coach Aldin Ayo sa UST. Doon siya nakitaan ng kanyang galing. Unfortunately, nagkaroon ng pandemic and nagkawatak-watak yung team ni Coach Aldin Ayo sa UST. And si Renz Abando lumipat ng Letran kung saan siya naging champion for I think three-peat yata sila or three-peat sina Renz Abando. And yun nga, dahil nga napansin yung galing ni Renz Abando, nakuha siya and currently nasa Korea na si Renz Abando. So with an MPBL team nito sa Pangasinan, definitely mas madami pang mga local talent sa Pangasinan ang madi-discover. And of course, hindi rin papayag ang team Pangasinan na sasali lang sila or just for the sake na merong team ang Pangasinan. Gusto din nilang makapasok sa top 5 even though first time lang nilang sumali this season. Kaya ang target nila is makakuha ng 5 to 7 ex-PBA players para i-complement yung kanilang local talent and para itong mga ex-PBA players na to, sila yung mag-guide dito sa mga batang local talents na kukunin nila. And of course, sa coaching staff naman ng Team Pangasinan, hindi rin sila magpapahuli.
they made sure na yung mga kinuha nilang coaches are very capable and may experience din talaga sila, and of, in fact PBA legends itong mga ibang kinuha nila. So yung head ng coaching staff ng Team Pangasinan ay si Jun Marsan, and he will be assisted in PBA players, ex-PBA players na sina Chris Calagio and si PBA legend Daniel Defonso, and si even si Marlo Aquino will also be part of the coaching staff as consultants nung coaching staff nila. So Team Pangasinan, expect natin na magiging competitive yung team na to, and for sure madaming fans na madadala itong Team Pangasinan sa MPBL. And madami na ring notable signings na naganap during the past week in preparation for the upcoming 2024 season ng MPBL. And banggitin lang natin yung mga very notable signings. For example, itong Iloilo United Royals, nagpapalakas din itong Iloilo United Royals. So dalawang UAAP players na sikat na UAAP players yung kinuha nila. Pinapirma nila si CJ Cancino from the UP Fighting Maroons. Alam naman natin sa si CJ Cancino yung naging team captain ng UP, and naging champion din sa UAAP si CJ Cancino nung season 84. And isa pang signing aside from CJ Cancino is pinapirma din o pumirma na rin sa Iloilo United Royals si Mark Nonoy. And si Mark Nonoy nga, naging part siya nung recent UAAP champion na De La Salle Green Archers. And in fact, itong dalawang to, si Mark Nonoy and si CJ Cancino, naging teammate sila sa UST. And naging teammate din nila actually si Renz Abando din sa UST bago sila magkawatak-watak nung pandemic season. Aside from them, LJ Gonzalez, isa ding UAAP product, isang magaling na point guard sa UAAP. So si LJ Gonzalez, he will play with the Quezon Huskers. Although sabi ni LJ Gonzalez, injured siya nung last season ng UAAP, so he took the time to recover, and hopefully by the start of the season this coming March ay makakapaglaro na si LJ Gonzalez for the Quezon Huskers. And aside from LJ Gonzalez, Quezon Huskers, nakuha rin nila si Judel Fentes. Alam naman natin na si Judel Fentes is one of the most capable scorers sa MPBL in the past two seasons. Naging main man siya ng San Juan Knights when he played with San Juan, and then from San Juan kinuha siya ng Zamboanga, although unfortunately hindi sila nakabalik sa finals last season. Right now, with the addition of Judel Fentes, definitely makakaroon ng additional scoring option itong Quezon Huskers with Judel Fentes. And aside from Judel Fentes, si Gab Banal, dating MPBL MVP, itong si Gab Banal, babalik na sa MPBL si Gab Banal, and he signed with the Quezon Huskers. And again, dahil nga sa dumadami na yung mga signings ng Quezon Huskers, tingin ko mas lalakas pa tong Quezon Huskers, kasi ang dami mo ng offensive options. May Gab Banal ka na, may Judel Fuentes ka pa, and of course yung mga dati pa nilang players, si Will Gozum. Will Gozum confirmed na babalik din siya sa Quezon Huskers to play. Kasi graduate na siya sa NCAA, he can finally focus dito sa Quezon Huskers sa MPBL. And other signings, JB Gallego from San Beda, pumirma na din siya sa Bicol Volcanoes. And Jason Apolonio, isa din siya sa part ng Pampanga Giant Lanterns na nag-champion last season. Although nawalan siya ng playing time kasi nung two seasons ago, si Jason Apolonio, Mitchell Menes, and si Archie Concepcion, sila yung big three ng Pampanga Giant Lanterns . Pero nung dumating sina Justin Baltazar and Cho Serrano, si John Lloyd Clemente, sina JB Bahio, nawalan na ng playing time itong si Jason Apolonio. And in fact, si Mitchell Menes din, nawalan din ng playing time . Kaya ang parang naging ano na lang, naging na-retain na nagkaroon ng playing time, ito ay itong si Archie Concepcion. Pero itong si na Jason Apolonio, from main man, naging bench na lang siya. And with this impending transfer to the Zamboanga Master Sardines this coming season, I would think na mabibigyan na siya ng playing time. And of course, kung nabigyan siya ng playing time, mas may lalabas na niya yung kanyang galing. And si Mitchell Maynes din, hindi lang nailista dito sa ating visuals, pero si Mitchell Maynes, lilipat na siya sa Bataan Risers. So ang dami pang magaganap na mga transfers or signings or lipatan ng mga players habang papalapit ng papalapit
yung bagong season ng MPBL, expect natin na magkakaroon tayo ng madaming updates about sa mga player movements. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa or hindi pa kayo nakafollow, i-follow nyo lang yung ating Facebook page na MPBL Results. And kung nasa YouTube din naman kayo, i-follow nyo din yung ating YouTube page na Ligang Pinoy. Search nyo lang yung Ligang Pinoy. And of course, kung gusto nyo ng mas madami pang update, bisitahin nyo lang yung ating blog na www.ligangpinoy.blogspot.com. So hanggang yan muna yung ating discussion for today's video. And nood lang kayo sa mga i-upload namin ng mga bagong videos in the future. Yan. Thank you mga ka-MPBL.